Okay, so let's discuss introduction to data communication. So our learning objectives for this topic is number one, at the end of the lecture, students must be able to define what is data and data communication. Second, we must differentiate bits versus packets, although yung bits and packets is i-discuss pa yan in details sa OSI layer. So ngayon, yung overview lang or yung definition ng bits at saka ng packets. Okay? So number three, we must differentiate the modes of data transmission. Although yung modes of data transmission ay na-discuss na sa digital communication. So ngayon, i-re-recall lang natin ulit. Okay? What are the characteristics? Number four, what are the characteristics na magsasabi ng isang data transmission ba ay successful or not? Okay, so isa-isayin natin yung mga yan. So pangilan na ba tayo? Number five, no? Number five is discuss natin din yung structure ng internet organization. Paano ba ang isang bansa na nagkakaroon ng isang internet service provider? So ano-ano ba yung mga sangay na nandun? Okay, so i-discuss natin yung mga yan. Okay? And last but not the least, i-differentiate natin yung mga network protocols and network standards. Okay? So maraming internet network or internet protocols and internet or network standards, hindi naman natin iisa-isahin yun, no? Kasi pang IT yun. Pero dito sa data communications, yung overview lang or yung definition lang. Or maybe some of the network protocols or standards. Sana ma-discuss namin, no? Okay? So first, define natin what is data. Data is simply the information, numbers, text, images, and sounds or videos in a form that is suitable for storage in or processing by a computer. No? Araw-araw natin na nakikita yung data na yan. Pag nagte-text tayo, that is a data. No? Yung number mismo natin sa SIM card, that is a data. Pag nag-send tayo ng mga images sa kachat natin or mga YouTube videos, that is a data. No? So anything na kaya natin i-store or i-process by using a computer, that is a data. Okay? Next, data communication. No? Simply, it is the process of transferring digital information between two or more points in a given network. No? Let's say meron tayong isang network and nagpadala ko ng data from point A sa network and papunta sa point B. So that is a data communication, no? Parang digital communication lang 'yan, no? Meron akong bits or data and kinonvert ko sa digital signal and yung digital signal na 'yan pinadala ko dun sa receiver. That is a digital communication. So parang ganun din dito, no? Okay? Next, bits. So pag sinabing bits, it is the smallest unit of representation of information, no? Usually labeled as zeros or ones. Kung sa in context sa tao or sa buhay ng tao, kung ang smallest unit of life is atom, so sa data naman, bits na. So ito yung pinakamaliit na representation ng information or data. Okay? And packet is basically a group of bits that is routed between an origin or from any point to a network to another point in a network. So ito yung kasi nung nagdi-digital communication tayo or any subject na related to networking, ang iniisip natin paano ba nagta-transfer ng information, no? Iniisip natin noon bits yung bawa nagte-text tayo, no? Bits yung or zeros, 1 or 01 yung pinapadala natin. Pero hindi, no? It's basically a group of bits or called the packet. So yung packet, ito yung niraroute natin, no, doon sa network. Ito yung mga pinapadala natin from the transmitter papunta sa receiver. Okay, so i-discuss ko yan further doon sa OSI layer. Paano ba nangyayari ang mga yan, no? From bits to packets to segments to frames. Okay, so i-discuss natin yung mga yan sa OSI layer. Okay, next. Let's now discuss the four characteristics that defines the effectiveness of a successful data communication. So meron tayong apat, no, na masasabi natin na ang isang data communication ba ay successful sa transmission ng data or not. Okay? Number one is delivery. Of course, the system must deliver the data to the correct destination. Kung mali yung destination na pinadalhan natin, hindi natin masasabi na successful 'yun. So number one yung correctness ng delivery ng data, no, sa isang network, no. And second is the accuracy and fidelity. Sa communication, pag sinabing fidelity, from point A sa network,
gaano mo masasabi na 100% nare-retain mo yung originality ng data na yun from point A to point B? Sure ka ba na pagdating sa point B, itong data na to is 100% buong-buo pa rin? So, masusukat dun yung fidelity, no? So, kung 80%, 70% ng na originality na dumating doon sa point, hindi natin masasabi na successful yung ating data transmission, no? So, yung fidelity is more likely synonymo sa accuracy. Of course, pag mas mataas ang fidelity, kung na-retain mo yung 100% originality ng data from point A to point B, masasabi mo rin na accurate din yung ginamit mong way, no, for transmitting the data sa isang network. Okay? So, number three is timeliness. No? Timeliness is basically the measure of time from when the information is expected and when it is readily available for use. Of course, kung expect mo sa gantong oras na dumating, dapat dun sa oras na yun, darating talaga yung data mo. Kung hindi, hindi natin masasabi na successful yung data transmission kasi may latency or delay. Okay? So, last but not the least is jitter. Pag sinabing jitter is the result of variation of the packet arrival time, it's more likely parang result siya ng latency or delay. No? Actually, yung ganyang effect nakikita nyo yun sa TV. No? Madalas pagka yung TV nyo pa ay yung analog, madalas may jitter effect yun. It's because, ano pa siya eh, kumbaga sa analog, medyo may static pa yung signal natin. So, ma-expect talaga natin na may konting jitter. No? So, yan. No? Naglagay ako example yun. Assume watching internet video with video packets sent every 3 milliseconds. So, if some packets are sent at 4 milliseconds, of course, magkakaroon ng distorted blurred video. Okay? So, expected yun kasi hindi tugma yung time. Okay? So, next. Ito na. So, discuss natin yung mga communications na ginagamit between two devices. No? So, it can be simplex, half duplex, and full duplex. Ayan, I'm sure na-discuss na to sa communications one. No? So, number one, simplex. Pag sinabing simplex, the direction of information or data is one way lang. No? From point A to point B lang or from point B to point A. Hindi pwedeng pabalik din. Okay? Or vice versa. Okay? Next, half duplex. Ito pwedeng pabalik pero one at a time. No? Okay? And last but not the least, itong full duplex naman, the direction of information can be in both direction at the same time or simultaneously. Pwedeng sabay. Okay? So, yun yung pinagkaibahan ng simplex, half duplex, and full duplex. Okay? Next, networks. So, networks is basically a set of devices or most commonly called as nodes. Yung mga nakikita nyo dyan na node A, node D, node B, node E. Okay? Connected by communication links. So, pag meron tayong 4, 5, 6, 7 computers na magkakakonekta, no, sa isang kumpanya, that is called a network. No? Although, sa second lecture ko pa ata madidiscuss yung mga types ng network like yung LAN, local area network, metropolitan area network, or wide area network. So, didiscuss ko pa yun in further dun sa susunod na lecture. No? Okay? Next, yung nodes naman, yan yung mga nakikita nyo dyan na parang bilog, no? So, nodes basically can be computer, printer, or any device. Pwedeng cellphone actually ang node, no? That is capable of sending, receiving data by other nodes in the network. Basta, yung device mo is transceiver. Pag sinabing transceiver, kayang mag-send and kayang mag-receive, that is called a node. Okay? So next, types of communications na ginagamit, no? A network of two or more devices are connected through link. A link is a pathway that transfers data from one device to another. So basically, meron tayong two types of connection. Number one is point-to-point and second is multi-point. So first one is point-to-point. So point-to-point, it provides dedicated link between two devices. So, from station A, kung station B lang yung talagang receiver mo, so point-to-point lang yung connection. Walang iba. No? Okay? And yung multi-point naman is yung from device A, pwede mo siyang i-connect, no? Between two or more devices. Pwede mong i-link. So, that is called a multi-point. Okay? Next, let's discuss modes of transmission. Oh, ito, na-discuss na to for sure sa digital communications. No? So, meron tayong dalawa. No? The first one is the parallel transmission and second is the serial transmission. So, first, what is parallel transmission?
So parallel transmission is the group of n bits are transferred to the destination simultaneously, sabay-sabay, no? Usually 8 wires yung ginagamit, no, for standard parallel transmission. Ayan, nakikita nyo, sabay-sabay sila. Eh, of course, may advantage yan and disadvantage. No? The main advantage ng paggamit ng parallel transmission is that mabilis kasi sabay-sabay. Yung database are sent simultaneously. And yung main disadvantage na lang is yung cost, no? Since more wires yung ginagamit sa pag-send ng data bits. Okay? In contrary, sa serial transmission, yung data bits are sent one at a time. One bit is sent by followed by the another one. Okay? So hindi sila sabay-sabay. So paisa-isa lang. So of course may advantage and disadvantage. So in contrary sa parallel transmission, parallel transmission, the main advantage of using serial transmission is cheaper to build since it requires only one wire lang ginagamit, no, para makapag-send ng data bits, no. And the main disadvantage of this is mabagal lang, no? Hindi katulad sa parallel na dahil sabay-sabay sila, mabilis yung data transmission. Ito mabagal lang kasi paisa-isa lang. Okay, so yun yung main disadvantage ng paggamit ng serial transmission. Okay? Next, let's discuss the hierarchical organization of the internet. Ito yung organization na bumubuo sa isang bansa para magkaroon tayo ng mga internet providers na ginagamit natin, no? Katulad ng Globe, PLDT, Converge, no, Smart, okay? O yan yung mga internet service provider natin. Okay? So i-discuss natin yung mga yan. Number one is the local internet service provider. Isipin niyo itong hierarchical organization of the internet, yung pinaka lower doon sa parang network nito, para kasi siyang pyramiding. Yung pinakamababa is tayo or yung mga end users. So tayo yung mga gumagamit ng internet, no? So yung local internet service provider is ito yung nagpo-provide sa atin ng internet service to the, like for example, yung mga local homes or yung mga small office or yung mga tayo individuals pag nagde-data tayo, no? Yung internet na nagpo-provide nung internet na ginagamit natin sa data ba sa bahay or sa kumpanya is the local internet service provider. Like for example, sa Pilipinas, yung mga local internet service provider natin is yung mga PLDT, Smart, Globe, Converge, etc. Wala na akong maisip na mga internet service provider na meron sa Pilipinas. For sa US naman, yung local internet service provider nila is yung Verizon. I'm sure yung some of you familiar kayo sa Verizon, no? na narinig nyo na ito or nakita nyo na yung term na Verizon. Okay, Time Warner Cable and Cablevision Optimum. So, yan yung main na local internet service provider na ginagamit sa Amerika. Okay? Next, yung second na hierarchy sa internet service provider is the regional ISP. So, ito naman yung nagpo-provide doon sa local ISP. So, sa Pilipinas, dahil isa lang naman ata ang meron ditong internet service provider. So, yung internet service provider lang natin dito na local is regional na rin. Kasi yung PLDT Smart Globe is sila na rin yung nag-provide ng internet sa bawat region dito sa Pilipinas. So, parang yung regional ISP at saka yung local ISP and even dun sa national ISP, yung pinakamataas, is yung PLDT na rin. Parang pinag-isa na. Pero sa US, yung Sprint Corporation, ito yung regional internet service provider na ginagamit nila. At trivia, yung Sprint Corporation in 1994, actually March, hindi ko maalala, parang March ata, 1994, sila yung nag-provide ng first internet connection sa Pilipinas with a line speed of 64 kilobits per second. So isipin nyo, malaking utang na loob natin dito sa Sprint Corporation sa na US company based, no, kung wala sila, wala tayo ngayong ginagamit na internet. So, sila yung regional internet or tama, parang sila na yung pinaka-main internet service provider natin sa Pilipinas, no? Okay? So, next, yung pinakamataas is the national internet service provider. So, sila yung nagpo-provide ng internet service and sila mismo yung nakakonekta directly sa internet. And sila yung nag-provide ng internet sa buong bansa. Okay?
Although dito nga sabi ko nga yung national ISP, yung local ISP, and even yung regional ISP is iisa na lang, yung PLDT, Smart Globe, at saka yung Converge. Yun, iisa na lang talaga yung ISP dito sa Pilipinas. So, sa ibang bansa kasi dahil sobrang laki ng bansa nila, kailangan pa nilang lagyan ng hierarchy. No? Okay? So, AT&T, if you're familiar sa term na AT&T, Equant, and British Telecom, sila yung mga national internet service provider sa ibang bansa or sa Amerika. Huh? Okay, let's differentiate network protocols versus network standards. So, protocols is a set of rules by two or more parties in a network to achieve interaction between themselves. So, in other words, ito yung sinusunod ng dalawang party para magkaroon ng successful communication. Kung hindi nila susundin to, walang communication na mangyayari. So, ganun lang yung main idea ni protocol. So, a protocol defines what is communicated. Ano ba yung pinag-uusapan nila? How it is communicated? Paano ba nila pag-uusapan yun? In what way? And last but not the least, when it is communicated, kailan ba nila pag-uusapan yun? Okay? Next. Masasabi natin na isang protocol is merong syntax, semantics, and timing. So, ito yung mga key elements na masasabi natin na ang isang specific na rule is a protocol. Okay? So, number one is syntax. Syntax refers to the structure or format of the data, meaning yung order kung paano sila pinresent. So, halimbawa, meron akong 20 bits or 32 bits of data. No, I don't know. Siguro, let's stick na lang doon sa 20 bits of data. No? So, a simple protocol might expect na pwedeng yung first 8 bits ng 20 bits of data is the address of the sender. And siguro yung second 8 bits is the address of the receiver. And the rest is yung main content talaga nung data na yun. Or nung 20 bits of data na yun. So, syntax is the format nung data or yung structure ng data. Okay? So, sana na-gets yung syntax. Okay? Next, yung timing. Ito, madali lang intindihin ito. No? It refers to two characteristics. Kailan ba mag-send yung data and gaano ba kabilis yung transmission? How fast they can be sent? So, for example, if a sender produces data at 100 megabits per second, pero yung receiver is kaya niya lang mag-receive at 1 megabits per second. So, ang mangyayari, siguro yung 99 na megabits doon is malulos, no? And magkakaroon tayo ng overload doon sa communication natin. So, hindi natin gusto yun. Okay, so kailangan mag-agree yung dalawang party kung ano ba yung gagamitin nilang data rate para maayos yung timing. Okay? So, next, yung semantics or yung interpretation interpretation ng isang particular pattern. Okay? So, for example, does an address identify the route to be taken or the final destination of the message? Okay? So, yung semantics is the interpretation of the data pattern. Paano ba sila pinresent? Or paano ba natin i-interpret yung na-receive na data or na-send na data? So, that is semantics. Okay? Next, standards. So, standards, ito naman yung guidelines or format of communication na pinag-agree ng dalawang party na kailangan i-follow. So, bibigyan ko kayo ng analogy, no, para mas maintindihan nyo pa lalo yung protocols and standard. Like, for example, no, sa situation natin ngayon, no, papasok tayo sa mall, alam natin na ang protocol sa isang establishment is kailangan may face shield and mayroong face mask. Ngayon, kung wala yun, hindi tayo makakapasok. So, that is a protocol. Ngayon, pag meron tayo nun, nasunod natin yung protocol, nakapasok tayo, ano ngayon yung standard sa mall? Marami, no? Siguro, wag na tayong lumayo dun sa pananamit na lang natin sa mall. Ano ba ang standard ng pananamit sa mall, no? Madalas casual, no? Shorts, pantalon, no? Pero yung standard, hindi naman natin talaga kailangan sundin yan most of the time. Sometimes nga, may nakasando dyan or nakashort. So, in other words, yung protocol, ito yung kailangan talaga nating sundin, no? Kung hindi natin susundin to, hindi natin ma-achieve yung kailangan natin gawin or in network context, yung communication. Yung standards, pwedeng hindi natin sundin, pero maa-achieve pa natin yung communication. Or pwede nating sundin, pero
ma-achieve pa rin natin yung communication. So parang ganun, no? Sana nagigets nyo. Okay? Yung standards, meron ding types yan. No? Yung tinatawag na de facto, I don't know if this is a French word or an Italian word. No? Hindi ko sure. Pero de facto is the standards that have not been approved by an organized body but have been adapted as the standards through widespread use. No? Ito ang sinasabi ko sa inyo kanina. May mga standards na hindi natin nasusunod pero na-achieve pa rin natin yung communication. So parang ito yung de facto. No? And yung de jure naman, ito yung mga standards na-approve ng legislated organization by an officially recognized body, na bubulol na ako. Okay? So, sana naintindihan nyo yung ating lecture no, sa introduction to data communications. Medyo marami lang definition of terms. Pero, madali lang. Hindi naman masyadong sobrang mahirap. Intindi, hindi nyo kailangan ng critical analysis dito, no? Okay, so sana may naintindihan kayo, and as always, thank you for listening, and God bless.